So recently bumili tayo ng DJI Mini 4 Pro. A quick tip, paano nyo alagaan yung battery nyo, no? So ito yung drone natin. Number one yung gagawin is kailangan pag i-store nyo ng matagal, no, para maiwasan nyo mag-bloat yung battery nyo. Maintain the power ng mga drone nyo to 40 to 60%. Confirm din to ni DJI, and kahit ang forum, mag-search kayo, andun din siya, sinasabi yan ng mga moderator ng mga DJI. Yun yung reason kung bakit yung charging hub na kasama sa Flymore kit is merong USB charge. No? Pwede mo siyang gamitin as parang battery bank. So, hindi nyo rin pwedeng i-0% din i-store nyo na matagal. Actually, nangyari yan dito, may impact wrench kasi tayo, and the battery ang mga yan. So, isa na lang siya. So, ang nangyari sa akin dyan is may inang hiram and siniro niya yung battery nang hindi niya chinarge. Tapos hindi niya sinabi sa akin. Nasira. As in, hindi ko na siya ma-charge. Ewan ko, ganun yata talaga si Lipo. So, hindi niyo pwedeng i-zero. Hindi niyo rin pwedeng i-full charge tapos i-store niyo ng matagal. And magkukos din yon ng bloating. No? Isa yun sa nagkukos ng bloating ng battery. Pag chinacharge yung full charge, then iiwan niyo ng matagal. No? Nakaugalian niyo na ganun. That's a bad practice, no? Mas maganda talagang 40 to 60. Then, kung i-store nyo siya ng matagal, yung mga battery nyo, huwag nyong iiwanan sa hub. This is recommended by DJI as well, ha? Huwag nyo rin iiwanan yung battery na nasa drone. Tatanggalin nyo siya, then i-store nyo. FPV drone, this is also applicable sa FPV drone. Yun din ang isa sa mga practice namin with FPV drone. So, yung controller tayo dyan. Yung drone natin, nandun sa kabila. Kailangan ganun din. Nasa 40 to 60 bago nyo i-store yung battery nyo, or else magbubloat din siya and masisira. The same with airsoft battery, parehas. So yun lang, quick tip lang sa battery para maingatan nyo yung battery ng mga mahal nyong drone. No, so peace out.